Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel, Smart Ideas. Ngayon po, ang pag-aralan po natin ngayon ay kung paano mag-rewind po ng EI core transformer po. Yan, we have the formula in getting the wire gauge, the turns, wattage, and ampere of the core, EI core po na gagamitin natin. Ang unang-una pong kailangan natin ay ruler. Yan po, yung may inch. Then calculator, then the EI core transformer po. Ang unang-una po natin gagawin ay kunin po natin yung measurement ng core area. Ang kailangan po dyan, ito po yung width ng core natin. Yan ang kukunin po natin. Then the thickness po. Yung thickness po, yun. Yan. Yan yung pong thickness niyan. Yung width niya po, ito po. Yan. Tandaan nyo po, yan, 3/4 yung width niya. Tapos yung thickness, 3/4 din po yan, yung thickness. I-convert lang po yung thickness sa decimal point. Ang pag-convert lang po dyan ay 3, i-divide mo daw ng 4. Yan. Kaya 0.75 po yan. Yan yung pag-convert po. Simple yung conversion po ng sa decimal point. Eh po, sige po. I-discuss po natin kung paano po kukunin po yan. Yung wire size, amperage, wattage, and the turns per volt po. Ito, ituloy po natin yung discussion po natin. Transformer rewinding po yung formula. Ito po yung formula po natin. The core area is equal to width times thick. And the turns per volt is equal to K. Divide mo daw siya sa core area. Yung K po dyan, as per the book, yung value po niyan is 7.5. Constant na po yan, as per the book. Then the wattage po is equal to 25 multiply it the core area. Yung 25 din po dyan, as per the book, constant po yan na value niya, 25. Hindi ko po matandaan yung ganyan kasi sobrang tagal na po. That is almost 10 years na po na hindi ko nakikita at saka nababasa po yung libro na po yun. Ito po kasi napag-aralan ko lang to nung nag-aral po ako ng electrical. Yan. Hindi ko na pumanapan yung libro na po yun at saka hindi ko po alam yung title po ng book kung saan ko po nakuha ang mga yan. Pero yan po yung formula. Primary ampere po, wattage daw po, i-divide mo daw ng primary volts or the input voltage po. Ano din po sa secondary ampere po, yan. Wattage, yung secondary volts, yung desired voltage nyo po sa secondary. Then the primary wire size po, yan. Primary amp, yung nakuha nyo po dito, i-multiply by 1,000 po. Then the secondary wire size is equal to secondary ampere, multiply it by 1,000. Then the primary turns, primary volts, one ng primary volts po, input voltage, i-multiply mo lang po daw yan sa turns per volt. Ito po, yan yung turns per volt natin. Yung secondary turns po, ganun din po, yung secondary voltage or the desired voltage for the secondary, multiply it by turns per volt. Yan po. Then, primary wire size, yan po. Ang makukuha po kasi natin sa formula na ito, circular mill, hindi po siya American wire gauge po. Yan, pero tuturuan po kayo ng mabilisang technique po dyan para makakuha po kayo ng American wire gauge po. Yan po kasi ang sasabihin pag bumibili na po sa electrical supply, yung gauge po. Yan po yung mga gauge 12, number 10, number 13, number 19, ganyan po. Yan yun po, American wire gauge na po yun. Sige po, simulan po natin dito sa core area. Yan po yung nakuha po natin kanina sa core area po natin is 3/4 po, inch. Inch po yan ha, yung gagamitin po natin sa ruler. Ito po. Yan, inch po. Yan, dito po tayo kukuha inch pag sukat. Ito po, 0.75, 3/4, 3/4 po yan kanina. Kaya, dinivide na po natin, tinuruan ko na po kayo kanina, 3/4. 3, divide mo daw ng 4 para maging decimal point. Yan, 0.75, 0.75. Ito po yung core size area po natin. Then, the turns per volt, yan po yung K na sinasabi ko, constant value na po yung 7.5. I-divide mo siya ng core area. Ito po yung core area po natin, decimal 5625.
yung turns per volt niya po 13.3. Ang ibig pong sabihin ng turns per volt, yan po yung 13.3 daw na turns, nagkakaroon ka ng 1 volt po yan. 13.3 turns is equivalent to 1 volt po. Kaya tinawag na turns per volt. Yan po. Importante po yan na makuha yung turns per volt. Yung wattage po, yun po, 25. Multiply it by the core area. Ito po yung core area po natin yun. Kaya ang magiging sagot po ay 14.01 watts. Yan. Yung primary ampere po, makukuha po natin yung watts. I-divide mo siya ng primary volts. Yung primary volts po natin is the input voltage. Sa Pilipinas po, 220 po ang input voltage po natin. Kaya, watts daw po, 14.01, i-divide mo siya ng 220 volts. Yan po yung magiging sagot. Yan po yung amperahe po sa primary. Yan. Yung secondary po, yan, ganun din po, wattage. I-divide mo siya sa secondary volt. Yung secondary volt mo po, yung desired voltage mo po yan, output voltage. Ang computation ko po dyan is, desired voltage ko po is 12 volts. Kaya 14.01, i-divide mo siya sa 12 volts, ito na po yung makukuha mo. Yan, 1.17 ampere. Then the primary wire size po, yung primary ampere, i-times mo lang daw siya ng 1,000. Ito po yung primary ampere natin. Kaya dito po yan. Tinimes lang po ng 1,000, naging 64 circular mil po yan. Yan po yung sinasabi ko po kanina, hindi pa po yan na American wire gauge po. Circular mil pa po yan. Yan yung secondary wire size po, yan secondary ampere, multiply it by 1,000. Ito na po yung primary, secondary ampere mo, 1.17 dito. Then multiply it by 1,000. Ito na po 1,170. Circular mil din po yan yung lalabas na nakagot. Yan po yung primary turns po, yan. Yung primary volts or the input voltage, i-multiply mo lang daw po sa turns per volt. Yan po kaya sabi ko kanina, importante po yung turns per volt. Ang input voltage mo daw po ay 220, sa Pilipinas 220 po yan. I-multiply mo daw ng 13.3. Yan po yung 13.3, oh, yung turns per volt po natin yan. Yan, para makuha mo yung turns, kung ilang turns ang gagawin mo sa primary volt. Yan po yung sa primary, secondary turns, secondary volts, multiply it by turns per volt. Yung secondary volt ko po dito is 12 volts, output voltage. I-times lang daw po yan sa turns per volt na 13.3. Eh, ito po, 159.6 or 160 turns yung gagawin mo po sa secondary. Yan po, ito po yung sinasabi ko po kanina. Kasi circular mil po yung nakuha natin sa primary wire size. Para makuha po yan sa American wire gauge po, na number 32 po yan ang katumbas niya. Tapos yung 1170 circular mil po sa secondary wire size, that is American wire gauge number 19 po yan. Para hindi na po kayo mag-compute dyan, ang pinakamabilis po na technique, i-google nyo na po yan. Meron po yan, i-google nyo lang po, i-type nyo lang po wire size circular mil to AWG. Magpapakita na po yan, may mga nakatali sheet na po yan. Tapos itapat nyo lang po kung 64 circular mil po, itapat nyo lang po doon sa kabila, meron siyang American wire gauge po. Yan, yun lang po ang one, kahit para hindi na kayo mag-compute, i-google nyo lang po, meron po yan sa Google. Yun lang po ang pinakamabilis na formula para sa pag-rewind po ng transformer, that is a step down transformer, autobolt, pwede rin po yan sa autobolt, induction type po yan, EI core. Sige po, maraming salamat, sana po may natutunan po kayo sa araw na ito. Please subscribe my channel Smart Ideas po para sa susunod pa po na videos. Mag-comment po kayo, then like also, then share po, please share po sa ating mga kasama para matuto din po sila. Maraming salamat. Ito po yung ginawa ko na pong formulated po sa Excel form po yan. Basta input mo na lang po yung core width at core thickness, primary volts, secondary volts po, tsaka yung volts required or your desired voltage po sa output na po yan sa secondary.
Then automatic na po yan. Yung red po na nakikita nyo na number, color red po, yan po yung result po ng calculations na ginawa ko po yan. Tama po yan, yung ginawa po natin kanina, yung input natin 0.75.75, 14.1 po yung wattage, ampere sa secondary is 1.2, liters per volt is 13.3. And the primary American wire gauge is the 32, number 32 na po yan. And the secondary is 19 po. Para sa yung po yung nakikita nyo sa, yan, sa baba, yung ATX-AW that is designed for the autovolts. Kung ano po yung primary wire gauge mo po, yun po yung gagamitin mo po sa secondary na po na voltage output mo po sa autovolt transformer. Ito po yan. Yan, yan yung autovolt na sinasabi ko yan. Yan na po yung turns niya po. 110 volts is equal to 1,466 turns po ang kailangan. Yan. Yan, variable kasi po ang ginawa ko po dito. Variable output voltage po ang ginawa ko. Yan. Yan po, yan. Matagal na po yan na hindi ko na po nabubuksan dahil iba na po yung trabaho po natin ngayon. Gawa ko po yan noon. Buti gumana po po sa bagong Windows po. Yan. Sige po, maraming salamat. Please subscribe my channel again. Smart Ideas. Then like po, comments, then share po sa ibang mga kasama natin para matuto din po. Salamat!